Welcome sa Huwantamad Recap. Warning. Spoilers ahead. Enjoy the movie. Nagsimula ang pelikula sa isang bilangguan kung saan ang mga bilanggo ay hinihiwalay ng selda base sa laki ng kanilang kaso. Subalit tila hindi pantay ang hustisya dito. Pinakakawala ng mga pulis ang mga bilanggong may pera, habang ang mga walang kakayanan naman ay pinapahirapan. Sa isang sakahan sa mapayapang Nayon, si Raha at ang kanyang asawa na si Mona, na mula sa tribo ng Erula, ay abala sa paghuli ng mga daga dahil nakakapinsala ito sa mga pananim sa bukid. Inaasar ni Raha si Mona tungkol sa pagbubuntis nito. Dumating ang may-ari ng sakahan. Tila galit ito at naiirita sa mga usok at mga hukay na ginawa ng tribo. Ipinaliwanag naman ni Raha ang sitwasyon subalit hindi siya nito pinakinggan at pinagsalitaan pa ng mga masasakit na bagay. Nalungkot si Raha dahil hindi man lang napansin ang kanilang pagsisikap. Sa kabila nito, umalis pa rin ang tribo na may ngiti sa kani-kanilang mga labi. Kinagabihan, isang malakas na ulan ang bumagsak. Abala si Raha at Mona sa pagtakip ng mga butas sa kanilang bubong. Pinangako ni Raha sa kanyang asawa na igagawa niya ito ng magandang bahay bago siya mamatay. Sumunod na araw, habang isinusuot ng isang mayamang babae ang kanyang mga alahas, isang ahas naman ang sumunggab sa daga na siyang ikinagulat ng babae, at nahulog ang alahas nito. Nagdesisyon silang tawagin si Raha para hulihin ang ahas. Hinanap ni Raha ang ahas ngunit hindi niya ito makita. Sa halip ay nakita niya ang isang gintong hikaw at ibinigay ito sa may-ari. Pumunta siya sa kabilang silid at dito niya nanahanap ang ahas. Maya-maya pa, pupunta ang mayamang mag-asawa sa isang bayan subalit hindi umaandar ang kanilang sasakyan. Kaya itinulak ito ni Raha hanggang sa umandar ang sasakyan. Binayaran naman siya ng mayamang lalaki, ngunit tinanggihan niya ito. Sinabi niyang ginawa niya ito ng kusang loob dahil ang mayamang babae ay dating nakatira daw sa kanilang nayon. Nang marinig ito ng babae, hindi niya ito nagustuhan. Itinanggi niyang nanggaling siya sa mababang tribo ni Raha. Sa halip ay ininsulto niya pa ang tribo ni Raha. Sa kabila ng tulong na ibinigay niya, hindi man lang siya pinasalamatan ng mag-asawa sa kadahilanang nanggaling daw siya sa mababang tribo. Kinagabihan, sama-samang dumalo ng klase ang pamilya ni Raha at ang ibang tribo. Tinuturuan sila paano magbasa at magsulat. Sinabi ni Raha sa guro na kahit matutunan man nila ito, hindi pa rin sila makakakuha ng titulo ng lupa at kikilalanin ng mga tao sa bayan. Ngumiti ang guro at sinabing importanteng matutunan daw nila ang pagbabasa. Sumunod na araw, nagkaroon ng seremonya ang tribo sa tabing dagat nang bigla na lang sumakit ang ulo ni Mona. Tinawag niya si Raha at sinabing buntis siya. Napasayaw si Raha sa sobrang tuwa nito. Magsisimula nang magtrabaho si Raha. Gustong sumama ni Mona subalit tinanggihan ito ni Raha dahil sa siya ay buntis. Sumunod na araw, isang kaguluhan ang nangyari sa bahay ng mag-asawang mayaman dahil sa nawawala ang lahat ng kanilang mga alahas. Inimbestigahan ng mga pulis ang buong bahay at nakakita sila ng mga fingerprints sa closet. Sinabi ng mayamang lalaki na pumunta sila sa bayan ng ilang araw at pagbalik nila, ay nawala na ang lahat ng alahas. Nagsuspetsa ang babae na maaaring si Raha ang nagnakaw nito. Kinagabihan, pinuntahan ng mga pulis ang pamamahay ni Raha. Nang hindi nila ito mahagilap, pinilit ng mga ito ang kanyang buntis na asawa at ang ibang miyembro ng pamilya ni Raha para sumama sa kanila. Narinig ng guro kung anong nangyari sa pamilya ni Raha, kaya agad itong humingi ng tulong sa isang veteranong abogado na kilala sa pakikipaglaban sa karapatang pantao. Ilang araw ang lumipas ay natagpuan na rin ng mga pulis si Raha at dinala sa presinto. Ilan sa mga miyembro ng pamilya ay pinalaya, habang si Raha, ang kapatid nitong si Marlo at pamangkin na si Bobby, ay patuloy na pinapahirapan. Pumunta ang guro at si Mona sa bahay ni Chandru. Inihayag lahat ni Mona kung paano sila pinagmamalupitan ng mga pulis at pinipilit na paaminin sa krimen na hindi naman nila ginawa. Dahil sa matinding pagpapahirap sa kanila ng mga pulis, gusto nang aminin ang kapatid niya ang krimen, subalit tumanggi si Raha at sinabing gagaling ang sugat sa ilang mga araw. Ngunit ang pagbintengan ang kanyang tribo na magnanakaw ay mananatili kailanman. Sa kabilang banda, nagpakamatay naman ang kapatid na babae ni Raha sa pag-inom ng lason dahil sa hindi nito kinaya ang pagpapahirap sa kanya. Nakatanggap ng sulat si Mona na nakatakas daw sila Raha sa kulungan. Sa kabila ng kanyang pagdadalang tao, masugid niyang hinanap ang kanyang asawa ngunit bigo itong matagpuan. Tila nawawala na siya ng pag-asa at hindi niya alam ang kanyang gagawin. Sobrang dismayado si Chandru nang malaman nito ang buong kwento. Hindi niya masikmura ang kalupitan ng mga pulis. Inabot ng guro ang isang police report kay Chandru ukol sa kaso ni Raha.
Kasama sa report na ito ang mga statement ng mga eyewitness sa resibo daw ng mga alahas at ang fingerprint ni Raha sa bahay ng mayamang mag-asawa. Masusing pinag-aralan ni Chandru ang kasong ito. Inamin niyang napakakomplikado nito, dahil hindi lang mga pulis ang babanggain niya kundi pati ang gobyerno. Kalaunan, nagtungo si Chandru at Mona sa korte para mag-file ng habeas corpus case at sa kabutihang palad ay inaprubahan naman ito. Sinabi ng ibang mga abogado na maswerte siya ngayong araw. Simpleng sinagot naman sila ni Chandru na hindi siya naniniwala sa swerte kundi sa katotohanan lamang. Pumunta din ang mga police officer na nagpahirap kina Raha para ipaliwanag ang kanilang panig. Ibinigay nila sa korte ang isang police report. Ipinaliwanag naman ni Chandru na wala siyang tiwala sa statement ng mga pulis sa kanilang police report. Nais niyang i-cross-examine ang mga ito at ipatawag ang mga eyewitness na inaprubahan din naman ng korte. Sumapit muli ang araw ng pagdinig. Nakarating na ang mga pulis at ang mga eyewitness sa korte. Tiniyak ng kanilang abogado na pabor sa kanila ang sitwasyon at siguradong maipapanalo ang kaso. Ang unang saksi na nagpatotoo sa korte ay nagpakilala bilang isang doktor. Sa kasamaang palad, walang anumang impormasyon si Chandru sa mga eyewitness na ito. Ayon sa ulat ng police report at ng mga eyewitness, ay tumakas sa selda si Raha at mga kasamahan nito. Pagkatapos ay dumiretso sa isang clinic. Bago pa mangyari ang pagdinig, nag-imbestiga na si Chandru tungkol sa statement ng mga pulis sa kanilang police report. Una siyang pumunta sa clinic kung saan nagpagamot daw sila Raha, pagkatapos ay dumiretso ito sa police station. Nakasaad kasi sa police report na pagkatapos makatakas nila Raha at mga kasamahan nito, ay pumunta ito sa clinic na siyang sinangayunan din naman ng mga eyewitness. Ipinagtaka ito ni Chandru dahil ayon sa kanya, 2 kilometro ang layo ng clinic mula sa presinto. Kaya imposible para sa mga bilanggo tumakbo sa ganoon kalayo sa loob lamang ng maikling oras nang hindi nakikita o napapansin. Sinabi niya rin na ang report na ginawa ng inspector ay katulad sa handwriting ng mga pulis na nag-torture sa mga bilanggo. Dahil sa ebidensyang ito, inamin naman ng inspector na tinakpan niya ang katotohanan sa pamamagitan ng pagpirma sa report upang tulungan ang kapwa niya pulis. Napatunayan din na peke ang mga eyewitness. Inamin ng mga saksi na nagsinungaling sila dahil hindi nila matanggihan ang hinihingi ng mga pulis. Sa huli, inaprubahan na ng korte na mag-file ng government report si Chandru. Ang mga pulis kasama ang kanilang abogado ay nagtungo sa Advocate General para humingi ng tulong. Tinanggap niya ang kasong ito upang depensahan ang mga pulis at patunayan na talagang tumakas ang mga akusado. Maya-maya, habang naghihintay si Mona sa tawag ni Chandru, pumunta ang mga pulis at pilit na pinapasama si Mona. Ngunit tumanggi ito at sinabing hindi siya sasama kung walang permiso mula sa kanyang abogado. Kaya sa pilitang kinuha ng mga pulis ang kanyang anak at wala na siyang ibang choice kundi sumama na lang din. Nagmakaawa sa kanya ang mga pulis at hiningi ng mga ito na iatras na ang kaso. Ngunit tumanggi ito kaya sinampal siya ng head ng mga pulis at pinagbantaan. Isang tawag ang natanggap ng mga pulis galing sa Director General. Iniutos sa kanila na pakawalan ang mag-ina at ibalik sa kanilang pamamahay. Lumalabas na kinontak pala ni Chandru ang judge para ipaalam na binabantaan ng mga pulis ang kanyang kliyente. Nagkaroon muli ng pagdinig sa korte. Panibagong eyewitness naman ang nagpresenta. Siya ang may-ari ng rice mill na pinagtatrabahuan ni Marlo. Pinatotohanan niya na nakatanggap siya ng tawag mula sa kapatid ni Raha na sinasabing nakatakas sila sa pulis at pumunta sa syudad ng Kerala. Nasurpresa si Chandru nang marinig ito dahil walang nabanggit si Mona sa kanya ukol dito. Sobrang nadismaya si Chandru at parang gusto niya nang bitawan ang kaso dahil sa bigla ang testimonya na ito. Nakiusap naman ang guro na ituloy ang laban sa kaso dahil naniniwala siyang inosente ang pamilya ni Raha at dahil hindi din ito marunong magsulat at magbasa. Ibig sabihin, hindi sila marunong gumamit ng telepono. Nang marinig ito ni Chandru, kinuha niya ang mga phone records sa rice mill at tinawagan ang lahat ng numero dito. Sa kabutihang palad, natawagan niya ang phone booth sa syudad ng Kerala. Para malaman ang totoong nangyari, nagdesisyon silang puntahan ang may-ari mismo ng phone booth. Nang makarating sila sa lugar, kinausap nila ang may-ari ng phone booth. Ngunit sa kasamaang palad, hindi nito maalala ang mga lalaking tinutukoy ni Chandru. Sa kabila nito, hindi pa rin sila nawawala ng pag-asa at umaasang makikita nila si Raha at mga kapatid nito. Naawa ang may-ari ng phone booth kay Mona, kaya nagdesisyon itong maging eyewitness at sabihin ang mga pangyayari sa nagdaang buwan. Ikinuwento niya na nakakita siya ng 3 tao sa phone booth at tinanong niya ang mga ito.
Subalit sinabi nilang mga police officer sila at gagamitin nila ang telepono para maghatid ng mahalagang impormasyon sa isang kaso. Tinanong ng korte ang head ng mga pulis at inamin niya naman ang tungkol sa bagay na ito. Nagmungkahi si Chandru ng bagong inspector para imbestigahan ang kaso. At inaprubahan ito ng korte. Binisita ng bagong inspector ang mga tribo at hindi siya makapaniwala sa mga panghaharas sa kanila ng mga pulis. Pagkatapos ng mahabang imbestigasyon, natagpuan din nila ang bangkay na katawan ni Raha sa gilid ng kalsada. Samantala, pumunta ang mga pulis sa Advocate General at inamin nilang napatay nila si Raha dahil sa pag-torture nila dito. Kaya itinapon nila ito sa gilid ng kalsada, habang ang kanyang pamangkin at kapatid naman ay inilipat nila sa kulungan ng Kerala. Dahil sa wala namang witness o ebidensya sa krimen na ginawa ng mga ito, sinabi ng Advocate General na takpan nila ang katotohanan sa pagsasalaysay na totoong pinagmalupitan nila si Raha, subalit tumakas ito at naaksidente. Pagdating sa korte, sinabi ng Advocate General na i-dismiss na ang petisyon dahil inosente naman daw ang mga pulis, at aksidenteng nasagasaan daw ng sasakyan si Raha sa pagtakas nito. Hinadlangan naman ito ni Chandru at nakiusap na e-cross-examine muli ang mga pulis. Tinanong niya ang oras kung kailan unang nawala si Raha at pamilya nito. At anong oras nila ito nir-report sa head officer. Subalit nagsinungaling ang pulis at nagkwento ng ibang oras para pagtakpan ang katotohanan. Ngunit ayon sa report, tumakas ang mga bilanggo 9:50 p.m. At tumawag naman ang mga pulis sa head officer ng 10:10 p.m. Ngunit sinuri ni Chandru ang call history, at napatunayang tumawag sila sa head office sa oras na 9:10 p.m., at wala ng recorded call sa 9:50 p.m. Nakiusap pa si Chandru ng karagdagang panahon para mag-imbestiga at pinayagan naman siya ng korte. Samantala, kinausap ng Advocate General si Chandru na gusto nila makipag-ayos sa asawa ng biktima. Subalit tumanggi si Chandru dahil ayon sa kanya ay lalaban sila hanggang sa makamit ang hustisya. Kinumbinsi din ni Chandru ang mga tao sa bayan na ay protesta at hingi ng hustisya. Dahil dito, lalo pang lumala ang sitwasyon, dahil nalaman na ng mga tao ang mga katiwaliang ginagawa ng mga pulisya. Nakiusap din ang Director General sa Inspector na kausapin na lang ang asawa ng biktima para sa kapakanan ng kapulisan. Ngunit tumanggi ito dahil sa kanyang konsensya. Dahil dito, inimbitahan ng Director General si Mona sa kanyang office at inalok ito ng malaking halaga ng salapi. Ngunit tumanggi ito dahil hindi pera ang gusto niya kundi hustisya at nais niyang malaman ang nasa likod ng pagkamatay ng kanyang asawa. Ipinagpatuloy ni Chandru at ng inspector ang pag-iimbestiga. Nakakuha pa sila ng karagdagang ebidensya. Base sa kanilang conclusion, ang kapatid ni Raha na si Marlo ang talagang tumawag sa telepono, subalit pinilit lang ito ng mga pulis. Sa huli, natagpuan na nila si Marlo at Bobby sa kulungan ng Kerala. Dumating na ang huling araw ng pagdinig. Pinatotohanan ni Marlo ang matinding pagpapahirap sa kanila ng mga pulis sa bilangguan. Nagbigay din ng testimonya si Bobby, nang sabihin daw ng kanyang tsuhin na si Raha, na hindi siya ang nagnakaw, sinipa siya ng pulis sa dibdib at nawalan nito ng malay. Ganun din ang ginawa nila kay Marlo, kaya tinawag niya ang mga pulis para ipaalam sa mga ito ang sitwasyon ng dalawa. Pumasok ang mga pulis at pilit na ginigising si Raha at Marlo. At nang hindi tumigising, pinalipat ng pulis sa kabilang silid si Bobby. Pagkatapos ay naglagay sila ng chili powder sa mukha ni Raha at Marlo para gisingin ang mga ito. Nagising naman si Marlo at nilipat din ito sa kabilang silid kasama si Bobby. Sa kasamaang palad, si Raha naman ay tuluyan nangang namatay. Dahil dito, inilipat ang dalawa sa kulungan ng Kerala. Nangatwira naman ang Advocate General at sinabi kay Bobby na hindi naman daw nito nakita ang pagkamatay ni Raha. Iginiit niya na ang broken ribs nito ay sanhi ng aksidente. Sumangayon naman ang doktor na nag-autopsy sa katawan ni Raha sa sinabi ng Advocate General. Subalit sinabi niyang nakakita siya ng chili powder sa mata ni Raha na nagpapatunay sa testimonya ni Bobby. Pagkatapos, ipinakita naman ng Inspector General ang mga ebidensya sa korte na talagang nahanap na ng mga pulis ang totoong suspect sa nagnakaw ng mga alahas. Subalit nakatanggap sila ng suhol galing sa magnanakaw, kaya pilit nila itong ibinibintang kay Raha. Ipinakita niya rin ang mga bakas ng sapatos sa lugar kung saan natagpuan ang bangkay ni Raha. Sa makatuwid, nagpapatunay lang ito na itinapon ng mga pulis ang katawan ni Raha sa tabing kalsada. Sa huli, ipinahayag na ang hatol ng mga hukom, at ang mga pulis ay totoong nagkasala at papatawanan ng reclusion perpetua o 20 to 40 years na pagkakakulong. Pinasalamatan ni Mona at ng buong tribo si Chandru dahil sa pakikipaglaban para sa kanilang karapatan.
Sa pagtatapos ng pelikula, biniyayaan ng bagong pamamahay ang asawa ni Raha. Tulad ng pangako ni Raha sa kanyang asawa. Ang aral na mapupulot natin sa kwento, kailanman, ang hustisya ng katarungan ay laging mananai. Once again, this is Juan Tamad, ang inyong lingkod. Salamat sa inyong panunood. Hanggang sa muli, paalam!